balita. Yun, wala lang intro-intro pa. Yun mga tol, mga kapulutan, mga tagay, ito po si pulutan ni Tim Yung. Vlog. Vlog. Okay? Kanina po galing akong karnihan. So, ang ginawa ko, syempre, bumila ako ng karne. Okay? Nakati pa ako. Okay? So, namili tayo doon kasi normally, pagka ubos na ang aming ulam, pumupunta po ako sa karnihan. At doon, mas nakakamura ako kasi bagsakan ng karne doon. Ang tawag sa kanya is Smithfield Market. Yun. Meat market. So, doon po bagsakan. Halal meat. Lahat ng klase ng karne nandun na. So, yun. Ito po ang mga pinamili ko. Medyo matigat. Yan. So, makabili ako ng mag-gloves ba tayo? Mag-gloves ako ha. Para hindi kasi ako nagugas ng kamay eh. So, higil na yung naka-gloves. Pakita ko sa inyo mga pinamili ko. Okay? Napakamura dun. So, mapapanood rin nyo kung paano ako pumunta dun sa karnihan na yun. So, bumili ako Brad Dan. Papakita ko sa inyo. Ano makita nyo rin. Ito. Bumili ako na. Panglitsyong kawali. Ayan. Pwede na ba ito mga kapulutan? Panglitsyong kawali. Okay. Isang, what do you call this one? Pata? Oh, I don't know. May pata team o yun, panlitsyong kawali mga brad. Napakamura nito. Kasi kung bibili ka talaga dyan sa mga department store, di yan. Para kang hinuhold up. Okay. Tapos, bumili ako ng atay ng baboy. Dami eh. Favorito to ni Mrs. Gusto niya yung bistik. Yung para bang pork chop na luto. Pero bistik na ano. Gusto. Tapos, bumili rin tayo ng isang buong deli. Okay. Biruin nyo, yung Brompton bag ko. Napakatibay. So, ito ang binili kong deli. Ayan. Ayan, bumili ako isang deli. Tatagtad din natin mamaya. Okay. Yeah. Tapos, binili rin ako ng, syempre, ating baka. Ito, karne ng baka. Purong karne to. Masarap tong pang stir fry. Itong ginagamit kong pang stir fry. Okay guys. Ito yun o. Ito yun yan o. Ganda. Plastic pa. Tapos, may binili rin ako ng pakita ko sa inyo. Dahil ang misis ko, ito napakamura nito guys. Gusto nyo makatipid. You know? Kahit naman siguro sa nasa Pilipinas kayo. Normally kasi mas maganda gumising ng maaga pag pamilyado ka or you know, isang family kayo. Gising ka na maaga, punta ka sa market. Tapos kasi mas nakakamura talaga kaysa sa mga hindi naman sa pagano, mga SM o ano. Kasi mahirap pumalik talaga sa palengke kung pupunta ka ay medyo late ka na. Masarap kasi pumunta sa palengke pag na ano ko kasi sa tatay ko eh, kasi yung tatay ko nagtitinda ng ulam. So napunta siya doon madaling araw, halos wala pang tao talaga, saka fresh na fresh yung palinda. Makakapamili ka, hindi siksikan. Yun. Kaya guys, yun lang naman eh, yun lang naman ang ano sa buhay. Kunting, alam mo yun, kailangan talaga sa pagpamilyado ka, kailangan talaga maagap na gising. Yun, isa rin dun eh. Isa rin yun sa ano ko eh, sa pundar ko eh. Yung, pag maagap kong gumising, marami kang magagawa. Alam mo yan. Lalo na pamilyado ka. Ito yung binili ko dun. Paborito to ng misis ko sa kanang mga bata. Ayan. Napakamura nito. Okay. Ito ay breast chicken. 5 kilo. 16 pounds lang. Let's see mga... Basta yun. Ayan o. No? Malaki niya o. No? Fresh na fresh. Kabalag pa yan. Okay guys. Mamaya, tatagtadin natin to. Okay guys, ang tip ko lang sa inyo, yun, pag pumunta kayo ng market, alam mo yun, basta papakita ko sa inyo kung paano iset tong anong to sa freezer ko. Kasi, hugot na lang kami ng hugot sa freezer para
pag gusto namin pantinola, ta-frozen siya. Pero at least hindi kami araw-araw namamaling. Kaya nandiskarte kayo. Kung kayo ay mahirap or freezer na maliit, pwede na mga ano, kasi kami hindi naman kami maraming magulam. Kunting pampalasa lang din saka ano. Kasi mga bata hindi rin naman gusto lang nila sabaw. Saka breast chicken. Pag nagluto naman ako na nilaga, kinakain lang nila sabaw. Saka patatas. Hindi sila kumakain ng baboy. Okay? Saka hindi sila kumakain ng baka. Chicken lang kilala nilang ano eh, karne. Okay? Okay guys. Okay? Tagtadin na natin to mga kapulutan. Okay? See you guys. Okay mga kapulutan, pupunta tayo ng karnihan. Ang oras dito ay, I think it's 5 o'clock in the morning. So, bibili ako ng karne. Sa bagsakan tayo ng karne pupunta. Kasi mura doon. Christmas muna. Okay? See you guys. Dito na tayo guys sa station. This is the road. Pasok ang bike dyan. So cold, oh my god, 20 minutes. Okay guys, sasakay na tayo ng train. Tayo sa Finchley Road, papuntang Baker Street, then papuntang Farringdon. Masyadong pasahero dito. Dito platform. Fingers crossed. Check natin. Yan, 3 minutes. And guys, ito isa mga pinakamatandang istasyon dito sa London. Baker Street. Kita nyo naman sa upuan. Ayan. 2 minutes pa guys. May kumakanta. Okay guys, padating na yung next train natin. Papunta ng paring doon sa Meat Market.
tayo ng card. Okay guys, andito na tayo. Papasok na tayo sa Carmen. Okay? Kone. Grab a belly, sir. Yeah, it's a meaty one, yes. Yeah. Nabili tayo ng belly. Tapos baka. Tayo ng baka. Boss, how much a beef? Ito, maganda itong baka na ito. Ito, masarap ang bulalo. Tatanong natin kung magkano kilo. Busy, busy. Boss, how much this one per kilo? This one? 8 pound a kilo. Okay, and this one? 5.50. Do you have a smaller size that I can buy? This one, You think how many kilo this one for one pack? Do you mind if you check it? But check natin kilo. Yeah, I'll take that one. Bibili rin tayo ng atay ng baboy. Boss, can I have a pork liver as well? Puso ng baka, masarap yun. How much per kilo, pork liver? Can I have around 3 kilo? 3 kilo lang. Just only, I'll take this one. All of it. What's that, beef heart? That one? That's not. How much is it? Okay, that's enough, sir. Thank you. Thank you. Bahay na tayo. Sir, how are you? That's it guys, tapos tayo mamili. Uwi na. Okay tol, nandito tayo, pauwi na. Okay, naglagay tayo ng basahan.
Nara, hindi tumulas ng sangkalan. Okay, tangan. Okay, pisa na natin paggayat. Okay guys, balutin na natin ang ating inatado. Ito, pang nilaga. Ilang piraso lang kasi pampalasa lang ito eh. Ribs. Apat na ribs. Yan, isang lutuan na namin ito. Diba? Discard lang yan. Ganun lang guys, ang ano. Mayaman ka man o mahirap, basta discard sa buhay. Makakasurvive ka. Diba? Ang nilaga. Ayan. Medyo masarap ito sa siligang eh. Buto ba? Apat na piraso lang. Kasi apat naman kami dito sa bahay. Kasi ginagawa namin, isang lutuan lang. Hindi kami nag-uulit ba ng ano, isang hainan lang ba? Okay. Nilaga. Ayan. Diba? Tapos ito, pang adobo. May taba-taba. Apat na piraso ulit. Apat-apat lang. Dami na yun. Bili ka nito. Balik pa ng pagkain. So, itlo, apat. Diba? Okay. So, dalawa, tatlo, apat. Diskarte lang guys. Basta agapan nyo lang ang gising nyo. Alam nyo ba, pag maagap ang gising nyo guys, tip ko lang sa inyo, marami kayong magagawa sa bahay nyo. Diba? As in marami. Marami kayong magagawa. As in napakadami. Gawain bahay, makapagluto kayo. Doon ang mga bata, pag nasa school na, magre-relax na lang kayo. Diba? Yun ay pag-day off nyo. Diba? Diyan natin ito. Okay. That's it. Atado na ang ating baboy. Okay. Ayos ba mga kapulutan? Okay, guys. Ito mga taba-taba. Itong masarap na. Ayan ang mga taba na ganito. Sa belly. Kayong may mga konting laman. Alam nyo guys, itong pinakamasarap na gawing inalamangan. Paglalangisin nyo muna. Tapos pakikrispi nyo. Saka nyo igigisa ang kamatis, sibuyas, bawang, luya. Yung pinakamasarap na inalamangan to. Ayan, kita nyo. Mga taba-taba na ganito. Pabubusahin mo ba? Gigisahin muna. Bang isang kutsa na yan. Taba na layer na yan. Tatanggalin natin yan hanggang sa ayun, bumusa siya. Actually, gusto ko matutunan yung ginagawa ng tatay ko nun eh. Yung airpot ko kasi napakahusay gumawa ng chicharon. Yung pinabusa na tinatawag na chicharon. Nataba ng baboy. Napakahusay ng tatay ko nun. Pero matagal ang proseso nun eh. Pero busy pa ako sa tatay ko nun. Punta nga. Talagang kahoy pa ang ano nun. Mga ngahoy pa yun. Yung manghihingi ng kahoy. Hindi gagatong nga. Oh guys, sarap to. Dinamihan ko na kasi pinuprose namin yung iba eh.
guys, tapos na ang ating beri. May tinabi akong isa dito. Panlitsong kawali. Diba? Sabi yan? Pambidyo natin. Okay guys, eskigo naman na. Isang balot, isang piraso. Diba? Ganda oh. Yung tinola. Alam niyo ba, pag pumunta ka sa Mark and Spencer o Sainsbury, dalawang piraso ha. $5.99. Dalawang piraso. Imagine. Napakalaking titid. Saka sa maganda sa ano eh, fresh na fresh ba? Hindi ba siya nagtutubig? Ganda. Okay guys, ito yung kasha, yung sakto, diba? Ano natin para dali ba siyang kuhain, di dikit-dikit. Diba? Okay. Lagay na natin sa freezer. Quatro na madaling araw gumising eh. So, lagyan natin guys. Papakita ko sa inyo kung gaano ka sariwa yung tanging baka dito. Ayan. Nakasealed siya. Kabacuum sealed. Ayan. Lagyan natin natin pang stir fry. Favorito ni Mrs. Okay, natin ang konti dito para meron tayong pambuhat. Okay, good quality dito eh, no? Bigat. 5 kilo to. Yan. Purong baka to. Oh, laman na laman. Sarap. Jesus Lord. Pasintabi sa mga bigan kong friend, ha? Okay? Okay guys, umpisa na natin ang ano, ang paghihat nito. So yung medyo taba-taba na konti, tatanggalin ko to. Lalagay ko sa panilaga ba? Diba? Tingnan nyo naman mga kapulutan, ang mga fresh na fresh, diba? Okay guys, kaya kung kayo medyo sahod, punta agad ng karnihan, alam mo yun, hindi naman kailangan marami yung ano. Basta meron kang akataduhin para pag nagutom mo mga anak, or ano, alam mo yun, iba pa rin yung lutong bahay. Pag lutong bahay kasi talagang iba yung kain, tipid ba? Mas nakakatipid na kayo, marami pang chicha, alam mo yun, diba? Kasi pag ano, parang hindi naman sa pag ano, kasi bibili ka sa ano, yung ibang mga nagtitinda ng pagkain para ayaw ng ano eh, tatapot ng plastic ka na. Anong gusto mong bilhin? Okay, anong ano? Ito? Papritada?
Alam mo yung parang ayaw nabandam na yung plastic mo. Yun nga, lagyan mo konting patatas. Kwatro yung karne. Puro sabaw yung lalagay. Diba? Imagine 30 pesos, diba? Kung medyo nakakaluag-luag ka ng konti, bili ka ng ano, pupondo ka ng ganito. Alam mo yun, maganda mag-stack, makakapulutan. Magandang mag-stack sa bahay ng pagkain. Okay? Ng mga lutuin. Okay? Kung wala ka naman freezer, so mag-stack ka ng ano. Hingi naman nun. Mag-ano ka, mag-stack ka ng mga pansit, mga dried. Tried na pansit, bihon, sotanghon, dilata, alam mo yun, iba pa rin, iba, mga kapulutan, iba ang luto sa bahay. Okay? Okay, tip yun ni pulutan ni Tim yung. Okay guys, magagayat na ako nito. At ay tinatanghali na, magluluto pa ako. Okay guys, see you. Okay guys, ganito lang karami yung ano, tingin mo, ganito lang karami, isipin mo. Yan, hiwa, maninipis. Excuse me. Ganito lang karami, isang palad. Alam mo ba kung magkano to? Kung kakain ka sa restaurant, halos ganito lang karami yung laman. Tapos may mga broccoli, may carrots, may ano. Alam mo kung magkano isang kain? Diba yung pamamahari na abot na 120. Diba, 125, 155 pa yung iba, yung kanin sa ano, yung mga mamahaling restaurant. So, kung ganito, diba, lagay mo sa plastic, lagay mo sa freezer, tip, another tip, pupulutan ni Tim yung, ganito lang karami yung, kala mo ba? Parami lang doon, yung sabaw, sibuyas, alam mo yun. Kaya, kung mga, makakatipid ka talaga, kasi mag-i-enjoy pa kayo ni Meses, okay? Salo pa kayong kumain. Okay? Parang lamon kung lamon. Nakakamay pa. Okay? Okay, sa mga anemic niya, ito yung napakaganda. Subok ko naman eh. Mga kulang sa dugo. Ito, kumain kayo ng atay. Ito na yan, subok. Yan. Alam mo yan. Tatlong kilong atay. Tatad-tad dinner natin, okay? Tad-tad pa more. Hiwa pala hiwa.